Do you think may CCTV doon sa area? Meron po, sir. Ang sagot nila sa amin, sir, is after 3 to 4 days, automatic ina-erase na nila yun, sir, kasi napupuno yung memory. After 3 to 4 days? Yes, sir. Kailang nangyari ang aksidente? June 3, sir. Kailan ka nag-imbestiga? June 3 din, sir. Oh, eh, paano after? Brother, sir, may problema tayo. Sabi mo, okay, acceptable. After 2 to 3 days, wala ng CCTV footage. Nangyari ang aksidente June 3. Yes, sir. You mean, after 2 days, after 3 days, saka mo gagawin yung kailangan? Oh, kumusta ka? Ito, sir. Pagbabago ba yung kamay mo? May pagbabago? Naano ko naman po din na, sir. Kaso hindi pa talaga makahawak sa lusig. Sino investigator sa kaso? Do sa... Ha? Ikaw? Pati niya nung... Blatter? Blatter, sir. Sir? Doctor? Dumating ba yung ano? Yung rider? Ay, sir, yung rider, tinawagan itong investigator natin. Sinabi nga yung ano, sir, na schedule namin. Kahapon pa nga, sir. And then that they cannot make it the schedule daw, sir, kasi nasa trabaho. Pati niya nung blatter? June 3, sir. Mm-hmm. Check pa lang po, sir. Sir, excuse me, sabi ni Colonel dato kung pwede daw ka, sir. Brother? Doon na lang, sir. Sa... Kaya, sir, hanapin ko sa blatter, sir. Sipag, ah. Madalas ba aksidente sa area mo? Kasi zero ba kayo sa... No? Provide siya na buwan. Kasi hindi kita. Hindi kayo na... Hindi kayo nasisiro. Araw-araw. Kanina lang, meron. Sir, this time, sir. Dito tayo. Long, yan. Sir, pops, sir. Okay na ako. Hello. Thank you. Sana ka, sir. Opo ka nga. Pati nga nung blatter. Si Kapitan. Pako yung blatter. Nakita mo yung blatter? Basahin ko. Ito po, sir, yung headings. Ito po yung pakis. Okay. Isa talaga, sir. Upo pa ba, sir? Sino may sabing sa third lane siya galing? Ako po, sir. Based doon po sa ano, sir, sa mga evidence. Opo, sa mga nga saan? Meron po siyang pinakitang picture, sir, no? Hindi. Saan mo nga binasa? Ah, dito po, sir. May mga kuha po. Hindi, nan. Paano man sinabing na galing siya sa third lane? Ito po, sir. I-explain ko po. Mm-hmm. Ay, sorry. Bali, sir, ito po. Based doon sa picture, sir. Hmm. Mapapansin nyo po, ito po yung bike lane, sir. Oh. Ito po yung vehicle 1. Yung first lane. Ito po yung... Nasaan yung taxi? Ito po. Ito po yung taxi. Ito po yung first lane. Ito po yung second lane. Hmm. Kung mapapansin nyo po, ito po yung third lane and dito po yung second lane. Ito po, sir. Hindi. Anong lane ito? First? First lane po. Oh, saan mo nakuha yung third lane na idea? Ito po, sir. Ito po yung second lane, ito po yung third lane. Okay. Sir, meron po kasi mga iba pang picture. Oo, sir. Hindi lang po, ano, sir, gawa medyo clear yung pero ito, picture. Right after the accident na. Yes, sir. Yan po yung final rest. Nakita mo yung point of contact sa kotse? Yes, sir. Meron po. Nasaan? Bali, ito po, sir. Ito po yung point of impact, sir. Nasaan ang point of impact? Ito, sir. Bali, nung magkaroon, okay. Magkaroon sila ng... Tanong ko lang. Yes, base doon sa point of contact, sinong bumaga? Bali, si motor po, sir. Si motor? Apa. Tanong, sa observation mo, mabilis ang motorsiklo, hindi naman? Tamang takbo lang, sir, kasi madaling araw po. Teka muna. O sige, sabi mo, tamang takbo. Ah, sir, mga 60 to 70. Suportahan nyo nga ito, ha. Pag tama siya, suportahan nyo, ha. Yes. Hmm. Ang point of contact sa likod ng kotse. Yes. So number one is ang bumangga rider. Yes po. Number two. Sa assessment mo. Okay, sir. Mabilis ang motorsiklo, hindi? Mabilis, sir. Mabilis po. Mabilis. Agree.
Agree, sir. Kasi, yung damage. Depende sa PY, sir. Yung malaki. At saka yung damage. Yes, sir. Mm. Matagal ka na investigator, di ba? Yes, sir. 10 years, sir. Maliban sa iyong knowledge, experience. Yes, sir. Do you think yung taxi na allegedly pipick up ng pasere, do you think ang magiging takbo niya is sa atin, sir? Imagine, oh, yung... Yes, sir, sa atin. Kasi, hindi. Imagine yung demonstration. Yes, do you think ang practice ng kotse ganyan? Yes, sir. Or, ang practice ng kotse ng taxi generally ganyan? Magkaiba yung demo ko, ha? Pagkakita ng pasero. O, yun namang isang situation. Ay, yung situation ng pangalawa, sir. O, yun. Apo. Okay. O. Back upan nyo siya. Ito si taxi. Nakakita ng pasero. Lilipat siyang ganun. Okay? Yes, sir. Si rider, ambilis. Oh, sino ang meron doon tinatawag na last clear chance? Yung motor, sir. Oh. Very clear. Pero lilinawin ko sa brother, hindi ko ito kilala. Ako, sir. At ako, representative ng One Rider Party List. Kung pagbabasa yan, dapat bias ako. Sir, but, diba? Hindi, apo. So, gusto ko lang malaman sa iyo kung totoo yung sinasabi niya. Anong sabi sa iyo ng investigator? Na hindi ko makukuha yung ano, sir, yung lisensya ko kahit nabayaran ko na yung ticket, sir. Hangga't di pa nasisettle o kaya di pa tapos yung kaso pag na ano sila sa ano sir, nag-file sila ng kaso, sir. Hindi ko para makukuha yung lisensya ko, sir. Tapos dahil sa sinabi niya, anong nung umuwi ka na, anong nasa isip mo? Ay, yung pamilya ko, sir. Yung panghanap buhay ko, wala. Kasi wala akong magagamit na pang trabaho. Kasi lisensya yung... At first time na na-stroke ka, dahil dyan sa issue na yan. First time, una yan. First time lang po, sir. Kasi sir, pag... Ngayon, ang tanong ko sa'yo, you as investigator, anong sabi mo sa kanya? Ganito po yung sabi ko sa'yo. After namin, sir, malaman yung assessment, yung conclusion ko bilang isang investigador na sinasabi namin siya yung at fault, pinatikitan ko siya, sir. Dahil sinasabi mo siya ang at fault? Yes, po. Pinatikitan ko po siya, and then nung natikitan na po siya, as a procedure, sir, in-explain ko po sa kanya yung procedure. Ganito yan. Ang sinabi ko, ganito po. So, very clear, sinabi mo siya ang mali? Yes, sir. At fault po sa pangyayari. Ngayon, sir, yun ang... Alam mo, investigator brother, hindi ka magde-decide kung si Pedro o si Juan ang mali. Ang investigation mo, plain and simple. Eh kasi brother, doon pa sa pagkakasabi niya na siya ang at fault, nagsintensya na siya eh. Samantalang dapat ang trabaho ng investigator, isasalaysay niya lang yung nangyari. Base doon sa investigation niya. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng driver ng taxi na sa pagkakasalita mo pa lang ngayon, kapatid, yes, on your level, sinintensyan mo na na siya yung mali. Bali, sir, nag-base po ako dun sa mga evidences ko. O kaya nga, nagbase ka, pero hindi sapat yung sir, nagbase ka sa picture. Kaya nga, pinag-uusapan natin. Natutuwa naman ako sa'yo, naging fair ang sagot mo. Ang demo ko nung una, walang taxi, wala pa ako nakitang taxi na. So, tama yung sagot mo. Ang practice ng taxi, ganyan. Ngayon, kung mabilis si rider, bali, sir, ang makikita po sa impact eh. Bali, ang so, ang brother, excuse me, gusto ko lang ibanggitin sa'yo, you as investigator, hindi ka magsasabing ikaw ang mali, ha? Oh, what happened? Yung sinabi mo sa kanya, masyado niyang dinamdam at naging problema sa kanya. Na pag nangyari yon, magugutom ang kanyang pamilya. Kaya, ang nangyari, na-stroke siya. Bali, ang gusto kong sabihin sa'yo, brother, sige, sir. Nagsalita ka na eh, siya yung at fault eh. Huwag niyong gawing practice yun. Dapat ang investigator, balance silang
hindi ikaw magsasabi, hindi ako, hindi siya. Balance lang. At ang tama mong sasabihin, brother, oh, mag-usap na kayo kasi pag hindi kayo nagkasundo, kung sa palagay mo ay tama ka, magsampa ka ng kaso. Kung sa palagay mo ay tama ka, magsampa ka ng kaso. Wala po ako sa posisyon na magsabing mali ka, tama ka. Brother, doon lang sa pagkasalita niyang at Polche, lumalabas, tama ang kiniklaim niya. Pero sir, nung sinabi niya, sabi mo yun, ano, yung sinabi mo sa kanya. Kaya sir, sir, ako naman po sir, contrary doon sir sa sinasabi niya na yung regarding sa paninikit, iba po kasi yung sinasabi niya doon sa tunay na nangyari, sir. Bakit? Anong tunay na nangyari? Ang sinabi ko po sa kanya, sir, is yung lisensya mo is titikitan dahil doon sa pangyayaring incident. Tinikitan mo ba yung rider? Hindi po, sir. Sinintensyon mo na agad siya. Hindi, sir. Ito po yung nangyari. Tama yung, excuse me, ikakat kita, baka makalampas eh. Tama yung claim niya. Siya ang binangga, siya ang tinikitan mo, pinakawalan mo yung rider, at sinabi mo pa, pag hindi niya nasettle ang rider, hindi niya makukuha lisensya. Sa madaling salita, kapatid, ikaw na ang nagsintensya. Sir, wala po akong sinabing ganun, sir. Na hindi mo... Hindi bakit mo ko sinasabing ikaw na ang nagsintensya? Why? Very clear. Sabi mo, at fault siya. Yes, sir. Pangalawa, ang tinikitan mo lang siya. Bakit hindi mo tinikitan si Ryder? Sir, siya po siyang at fault. Oh, see? Insisting? Hindi, sir. Insisting ka? Based po ako dun sa investigation, man. That is my so, very clear. I-correct mo ako, brother. Colonel, kung tama ako, siya ba bilang investigator, siya magde-decide, mali siya? At titikitan niya lang yung isa dahil nagdesisyon siya na mali siya? O paano ngayon yan? Base sa ating pag-uusap, yes, sir. Yung rider ang bumanga. Pangalawa, yung rider mabilis. Supposedly, yung last clear chance nasa kanya. Kasi kung titingnan mong point of impact, malayo pa ang distansya, na-notice na niya yung kotse, yung taxi. Pero dahil mabilis siya, eh nangyari yan. Tapos ngayon, ang decision mo, siyang at fault. Sinisuhan mo siya ng ticket kasi base sa investigation mo, kasalanan niya. Sir, di, nag-sentensya ka. Sir, may I speak, sir? O, sige. Ganito yan, sir. Kaya po siya, based on my conclusion, kaya po siya ang sinasabi ko dito na at fault. Regardless, bilang isang investigador, sir, ako naman po, nag-training naman po ako. Based sige. On my experience and my training, ganito po ang practice namin. Regardless po kung binangga siya or hindi, ang tinitingnan po namin kasi dito, bilang isang investigador, is ano yung root cause ng collision. Since si taxi, sir, is sudden change lane, sir. Ito naman pong paano mo sinabing sudden change lane? Based on the position of the vehicle, sir, kung makikita nyo po. Ano ba pag sinabing sudden change lane? Biglang lumiko. Oh. Biglang lumiko, sir. Oh, conflict ka. Yes, sir. Kasi nag-demo ko eh. Sabi ko sa'yo, ano ba ang practice ng taxi driver? Ganyan? O ganito? Lumigo siya, sir, na hindi naman mabilis. May, ang pagligo... Sabi mo sudden yes, change lane. Opo. Ang pagligo ng isang taxi, sir, especially dun sa case niya, sir, pagligo niyang ganyan, sir, hindi niya naman in-apply yung safety protocol na hinihingi na. Paano mo nasabi? Sir, based on the picture, sir, on the... Do you think? Galing siya saan? Galing siya third lane. Third lane siya galing. Saan siya nabangga? Second lane, sir. Oh, di hindi mo masasabing sudden change ng lane yun. Kasi from third... Wala naman violation na yun. From third, lumipat ka sa second. How come nasasabihin mo sudden change lane yun? Because of the position of the vehicle, sir. Sir, kung titingin nyo po yung damage portion ng sasakyan, kitang-kita po natin. Hindi, ganito na lang. Apo, sir. Pare-pareho tayong wala sa pinangyarihan. Okay? Yes, sir. Pahingi na lang ng... Wala ka ba din? Ano dun po ako nung... Nasaksihan mo ang aksidente? Hindi po. After po ng collision, tinawag-respond ko. Hindi niya nasaksihan ang aksidente. Question. Do you think may CCTV doon sa area? Meron po, sir. Kumuha ka ng CCTV footage?
Yung CCTV footage for is jurisdiction po ng barangay. You mean wala kang authority na mag-request? Meron po, sir. Op, ginawa mo? Yes, sir. Kaya lang, nasaan? Sir, kasi pagdating po sa barangay, nasaan? Sir, wala po silang mapakita, sir. Wala po silang mapakita. Paano ka nag-request ng CCTV pumunta footage? Pumunta po kami dun sa barangay, sir. Tinanong po namin kung yung CCTV na yun, eh, masasakop ng pangyayariang banggaan, sir. Ang sagot nila sa amin, sir, is after 3 to 4 days, automatic ina-erase na nila yun, sir, kasi napupuno yung memory. After 3 to 4 days? Yes, sir. Kailang nangyari aksidente? June 3, sir. Kailang ka nag-investiga? June 3 din, sir. Oh, eh, paano after... Brother, sir, may problema tayo. Sabi mo, okay, acceptable. After 2 to 3 days, wala ng CCTV footage. Nangyari ang aksidente June 3. Yes, sir. You mean, after 2 days, after 3 days, saka mo gagawin yung kailangan? Brother, by the way, for your information, public interest, public awareness, recorded tayo. Puro sablay ka, brother, eh. O sabi mo, 2 to 3 days. O, nag-investiga ka ng araw na to, yes. June 3. Eh, justified yung barangay. Mm. Tapos, sinintensyan mo siya. Anyway, wala ako sa position para sabihin na mali ang ginawa mo. Yes, sir. Nakikita ko lang yung ginawa mo. Pero dahil hindi pwedeng palampasin niyang ganyang practice na sabi mo at fault siya. Siya lang tinikitan mo kasi siya ang mali. Sabi ko sa'yo kung may CCTV doon, meron. Sabi mo nag-request ka. According to you, sabi ng barangay official, 2 to 3 days. Wala nang footage. Wala na yung nakuha ng CCTV. So very clear, brother, wala naman tayong personal na naging problema. Very clear, may lapses ka. Brother, may pagkukulang ka. Gusto ko lang po humingi ng isang clarification, sir. Mm. Regarding po, sir, sa sinasabi niya na na-stroke po siya dahil doon daw po sa sinabi mong side comment. Ang gusto ko lang pong i-clarify, sir, ang sinabi ko po sa kanya during na tinikitan ko siya, pag natikitan ka, sir, yung lisensya mo, matutubos mo yan sa retention office ng Pasay. Pangalawa, hindi mo muna siya temporary matutubos kapag hindi mo na-settle yung liabilities mo sa other party. Pangatlo, sir, ang sabi ko po sa kanya, maaari po kayong sampahan ng demanda laban ng kabilang partido. Ganon din po sa inyo, pwede kayong magsampa ng demanda laban sa inyo. Sinabi niyo ba, sinabi niya na pwede kang magdemanda laban sa kabila? Sinabi pagkamali po, sa po pagkamali daw po yung ano niya, sir. Ayun. Pag natalo po siya. Ganito, tapos, brother, sir, ganito, brother, ha. Sir. Uulitin ko, ha. Colonel. Hindi ko siya kilala. At kung ang pag-uusapan ay pagiging bias, dapat mas papaboran ko yung rider. Representative ako ng One Rider Party List, eh. Pero sa ngalan ng public service, hindi ko pwedeng gawin yon. Sabi mo, tinikitan mo siya kasi at fault siya. Hindi mo tinikitan ang rider dahil tama siya. Gusto mo sabihin biktima siya. Sabi ko sa'yo kung may CCTV footage. Sabi mo, may CCTV doon. Sabi ko, kung nagtrabaho ka, nag-secure ka. Wala na, sir, CCTV footage kasi 2 to 3 days. Ang ibig sabihin, may pagkukulang ka. Kasi umasa ka na tama yung iyong sintensya, eh. Brother, pag-investigador, wala ka sa posisyon mag-sintensya. O, eh, pagpalagay, nagkamali ka ng sintensya. Pero ginawa mo ang trabaho mo. Nag-request ka ng CCTV footage. Yung mali mo, pwede mo pang i-correct. Oh, pwede mo pang i-correct. Anyway, sa ngalan ng public service, magre-request ako sa inyo ng photocopy ng blotter. Hmm. At magpapail na lang kami ng demanda against you. Ah, sige po. Korte ang magsasabi. Kasi, kung titingnan natin, tumutugma, brother, yung claim niya na masyado niyang dinamdam na siya yung nabangga, siya yung tinikitan, pinaalis si rider. Pangalwa, yung sabi mo na kung hindi niya masettle si rider, hindi niya makukuha ang lisensya. Kaya masyadong masakit sa kalooban na niya na siya ay nabangga,
siya pang pagbabayarin. Tapos kung hindi niya makuha yung lisensya, magugutom ang pamilya niya. Oh, yun yung conclusion ko. Pero korte pa rin ang mag-ano. Kaya, Colonel Brothers, wala namang masama sa request ko. Di ba? Yes. Public document. Public document plus yung mga photocopy. Para kung sabihin ng korte, tama ang ginawa mo, eh di, well and good. Kung sinabi ng korte, may mali ka sa ginawa mo, eh di, harapin natin kung anong mangyayari. Magsasampa kami ng criminal at saka yung administrative case. Sa criminal, dahil sinintensyan mo na siya, very clear. Na kaya mo siya tinikitan, siya ang mali. Eh, may mali. Hindi tama yun. Hindi naman tayo korte. Tapos, ano ang lapses mo, kapatid? Nag-asa ka doon sa iyong assessment, evaluation, ay samantalang makakatulong, brother, yung CCTV footage. Tayo, pare-parehong wala doon. Kaya lang, hindi naman kailang napakatalino para mahimay-himay mo yung pangyayari. Ako naman, hindi magiging bias para magdikta doon sa concerned party. No, magpapailang kami ng criminal sa administrative complaint against your personnel, your investigator. At ito naman, wala tayong interest na manggipit o walang yain yung kapwa. Para lang maikorek na malaman ng investigators natin na wala ka sa position magsintensya. Mas maganda pang ginawa mo, brother, yung rider at saka siya, inisyo mo ng ticket eh. Involve accident. Tapos sasabihin mo, brother, ah, kung sa tingin mo ay tama ka, pwede kang magdemanda. Ikaw, brother, kung sa tingin mo tama ka, ikaw magdemanda, mag-usap kayo. Pero pinakamaganda, mag-usap na lang kayo. Sir, actually, sir, sinabi ko po sa kanila yun, sir. Brother, walang justification yung ginawa mo. Na tinikitan mo siyang mag-isa. Doon pa lang, nagsintensya ka na eh. Ina-apply ko po sa kanila yun, sir. Na pwede kang mag-file ng demanda. Wala. Ikaw din, pwede ka rin mag-file. Sinabi mo yon. Pero yung pag-issue mo ng ticket sa isang party, nagsintensya ka na. Maliban doon sa aking conclusion, nagsalita ka at fault siya. Ang punto dito, totoo yung complaint niya sa office. Siyang nabangga, siyang tinikitan mo, siyang pinagbabayad mo, totoo yun. Lahat ng sasabi niya, without bias, papaniwalaan mo. Bakit? Hindi niya tinikitan yung rider eh. Eh, base sa pag-uusap natin, nabangga siya. Mabigat para sa kanya. Anyway, again, wala naman tayo sa posisyong manghusga eh. Ang pinag-uusapan natin, binabase rin natin, brother, sa sagot niya. Kaya nga, ni-request ko, magkaharap-harap tayo. Ngayon, bakit big deal para sa akin to? Para maikorek. Kasi, alam mo, pamilyado tayo eh. Pag may problema ka, anong iniisip mo lagi? Pamilya eh. Yes, wala akong concrete evidence. Nasabihin dahil sa ginawa ng investigator natin, kaya nangyari sa kanya. Pero pag lalawakan mo yung iyong assessment, pwede kang mag-conclude. Pwede nga. Pero kung ang tinikitan mo, brother, both sides, at hindi ka nagsalita nung ganun sa kanya, at kumuha ka ng CCTV footage, wala na akong masasabi. Ginampanan mo ng patas ang trabaho mo. Ganun lang kasimple. So again, by the way, ito ay hindi naman trabaho ng congressman. Ano? Nakikita ko lang yung katulad niya. Walang iba naman tutulong. Ay katulad niyan. Oh, hindi siya nakakapaghanap buhay. Apat ang anak niya. Mabigat yan eh. Yung bang taxi pinagawa? Opo, sir. Magkano ang gastos? Yun na sir, di pa sinasabi sir. Kasi di pa ako nakakapasok dun, so, sir. So naturalmente, ang pagbabayari ng may-ari ng taxi, ikaw? Opo, sir. Chinatid sa amin, sir. See? Kasi so, yung ilapan, ang gusto sir natin, brother, no? Naintindihan ko naman kayo, siyempre, tao ninyo yan eh. Ang gusto lang natin, yung tamang trabaho na walang napapahama. Okay? So, yung report ha, please lang. Yes, sir. No? At magsasampa kami ng appropriate complaint against our investigator.
walang personalan. So again, salamat sa oras. Yes, thank you for hearing yung, yes, oh, and ito, walang bias dito. Gusto lang natin ma-correct yung mali. Okay? Do all our best para sa kanila. Okay, sige. Sir, thank you very much. Okay, okay. Sir, ito, pakukuha ko na agad to. Tapos, we'll take action namin sila. Pag hawak na namin yung license, bigay na namin sa kanya. For the starting. Brother Matt, pahingi ako ng 3,000. Hindi pa ito makakapaghanap buhay eh. Kami rin sir, tutulong sa kanya. Wag na, ito na, mapapadami yung bigay ko. Sir, hindi ako big time. Sige, kunin mo na. Hindi ako big time kapatid. Naintindihan ko lang yung kalagayan niya na apat anak, walang hanap buhay. Sobrang hirap. Naintindihan namin, sir, galing din ako. Pamilya. Buti sana kung ilang araw siyang walang hanap buhay, pero hindi siya na-stroke eh. Brother, walang personalan ha. Okay. Thank you po, sir. Para lang maitama yung mali. Okay? Okay, sir. Okay. Sir, thank you po. Ingat po kayo, sir. Thank you, sir. Baka malita po. Yes, sir. Thank you. 100 pesos per head yan, ha? Ang dami yan, sir. Okay. 1, 2, 3. Basta sa tama lang tayo, ha? Yes, sir. Yes, sir. At pagka mayroong insidente na ganito, kamag-anak ko, kapamilya, barkada, kumpare, pag nag-name drop, huwag kayong matakot doon sa tama. Yes, sir. Ah. Brother, salamat! Yes, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Same problem, sir. Yes. Okay. Okay. Thank you, sir.